everyone! Welcome to Ocampos Kitchen! I'm Boo! And I'm Debs sa Ocampos Kitchen. Nagpunta na naman. Ngayong umaga, tayo po ay gagawa ng napaka-sarap na special na Cassava Cake. Ito po ang kanyang mga ingredients. Ito ang first ingredient natin. At ayan, ito po yung cassava natin. At ito po ang para sa toppings niya. Napakasimple ng ating gagawin. Pero napakasarap, napaka-special nito. Ito ay pwedeng-pwede sa ating Christmas Eve. Pan-display sa ating lamesa. At kinabukasan, during the Christmas Day, pwede natin iserve sa ating mga bisita. Okay? Shall we start? Start na tayo. Okay. Kudkurin mo na ang iyong kasaba. Meanwhile, habang kinukudkod ni Boo ang ating kasaba, magpapakulo tayo ng ating pandan water. Ayan. Kumulo na po yan. Kumbaga, pakita lang namin sa inyo na i-stick natin siya ng mga 10 minutes para makuha natin yung lasa talaga ng ating pandan. Ang pagkukudkod po ng kasaba, kailangan lumanay ka. Ayaw ni Debs na Magaspang. Kailangan mapino. Kasi pino ng kutis niya. Kailangan mapino. Para pag dinik natin yan o iluto natin, malambot ang lasa niya sa dila natin. Yes, correct. Okay. Ito na po ang aking nakudkod kanina pa. Malaram. Ilang kilo pala ito? 1 kilo po. Eksaktong 1 kilo ang ating kasaba. Grated kasaba. Ayan siya. Ito na po ang ating pinaka-liquid. Ito na. Kulong-kulo na siya. Ayan. Ito na po. Nakuha na po namin. Na-strain na natin ng ating pandan water. Umpisahan na natin sa kanyang water. Ayan. Diba kakaiba? May pandan ang ating kasaba. Para malambot na ang kanyang sasa. Sarap nito. Okay. Idagdag na natin ang kanyang sugar. Lagyan natin ng konting salt para mabalance niya yung tamis. Tamis. Lagyan pa natin siya ng powdered milk, pampalinangnam. Okay? Ito po siya. Okay. Ngayon, inimix na ni Boo. O, bakit natin gagawin? Makita natin kung paano natin i-mix ito. Ayan. I-incorporate mo lahat yung kanyang mga ingredients para even. Ngayon, medyo maputla ang ating mixture. Lagyan natin ng pampaganda. Lagyan natin ng konting food color. Okay. I-mix mo hanggang sa ma-incorporate lahat ang kulay. Ayan. Lumilitaw na ang beauty ng ating mixture. Ito po ang ating baking tray. Niline ko na ng banana leaves. Tanong, utang mo. Bakit meron siyang banana leaves? Bakit, Debs? Explain mo na agad. Hindi. Buri ko naman natin kang putang. Bakit kaya meron siyang banana leaves? O kasi para anti-tulog or anti-sunog. Siyempre, anti-dikit. Anti-dikit. Kasi ito, at saka, hindi lang yon. Ang banana leaves ay nagbibigay ng nakakaibang flavor sa ating mga dessert. Napaka-native, di ba? Ibuhos mo na. Kaya tayo dyan tayo. Hindi na. Mag-ano yan? Anong sinabi mo? Mag-o-oil mag-isa yan dahil dun sa toppings. Napakaganda ng kulay. Egg yellow, my favorite color. Okay. Eto, ready na po tayo na i-bake ang ating kasaba. Ipi-plate lang natin. Para pantay mamaya. Pinong-pino ang dating niya, no? Kaganda niya. Okay, i-bake na natin. Okay.
ginagawa. Naka-on na ba yun? Na-preheat na ba? Hindi. Hindi na kailangan preheat. Diretso na lang. Oorasan natin ng 50 to 60 minutes. Ilang degrees? At 250 degrees centigrade. Ah, okay. Ito na po siya. Maghintay lang tayo ng isang oras. Habang inihintay po natin mag-bake ang kanyang pinaka-ilalim. Gagawin po natin yung toppings naman niya. I-mix natin. Okay, pakita mo na. Okay. Ito po yung ating gata or coconut milk. 2 cups po ito. 2 cups. Yun yung akang gata. Akang gata. Lagay na natin ang kanyang sugar. Ito ang kanyang condensed milk. Masarap. I-mix na natin. Napaka-unat. Di pa man maunat na. Okay. Ito pong pinaka-flavor natin ay ang... Oh, nanyalag yun eh. Ito po yung dayap, dalayap. Ano sa English yung dalayap? Lime. Lime? Lime. Kinugkod po ni Buito. Ito na po yung result. Ayan siya. Kukunin natin, i-extract natin. Lagyan muna natin siya ng evap. At lamasin natin. Okay. Para makuha ang kanyang katas. I-extract po yan. I-mix na natin ang kanyang eggs. Lamasin mong mabuti para makuha natin talaga ang kanyang flavor. Ito po ang ating organic na vanilla. Vanilla ng taga-probinsya ay ang dayap. E-extract na ni Bu. Kukuha tayo ng katsa. Amoyin mo, bango. Talaga naman. Huh? Yan ang original na vanilla ng ating leche flan. Lusapin natin yung kanyang 1/3 cup na flour. Ito po siya. Imi-mix nito. Mismo ng napakapino. Nilagyan po natin siya ng konting flour para mabilis maluto ang toppings niya. Ang gawin natin ay strain po natin yung ating toppings para mapino. At yung eggs niya eh hindi bubukol-bukol. Ayun eh, painit lang po natin. Papainit lang ba? Hindi papakulo? Hindi pa kukulo. Wag pong papakuloin. Kasi nag-style dyan eh. Kailangan hindi siya makarating sa boiling point. Kailangan ipalinin mo. Painit lang. After 1 hour, eto na po ang ating kasaba. Pwede na natin kunin at ilagay na natin ang kanyang toppings. Okay. Eto na po yung ating banana. Ay, banana. Cassava cake. Okay, now we're going to pour ang ating toppings. Pour mo lahat para makapalang pinaka-leche flan niya. Wow, so nice. O ngayon, i-bake natin ng mga 25 to 30 minutes until golden brown ang kanyang pinaka-top. Okay, gawin po natin. Ito na po ang ating finished product. Oh, after 25 minutes, luto na ang ating toppings. Oh, napakadali ng paggawa ng special cassava cake. Ito po yung mabibake lang. Pero meron po kaming in-practice kahapon.
yun na ang titikman natin ngayon kasi ito, mainit pa. Hindi pa siya pwedeng kainin dahil babagsak siya. Oo. Okay. Mas, at saka ano, mas masarap kasing kainin yung malamig na siya. Okay, sige, kunin mo na. Ito po yung pinrakas namin. Tiyan! Ito na siya. Ayan, nag-oil-oil na siya. Oh, ayan. Siyempre, tinractice muna namin para ma-perfect namin ang aming pag-share sa inyo. Diba? Okay, practice makes it perfect, diba? Okay, tikman na natin. Excited na kami. Excited na tayong tumitin ng ating palata. Wow! Ito na po yung pinaka-ano niya. Ay! Yung kanyang tawag mo, leche flan. Yaman. Mm. Ito na po. Tikman na natin. Wow. Sarap. Yaman. Talagang magiging merry ang ating Pasko dahil dito sa sarap na to. Lasang ano? Lasang lasa yung flavor ng leche flan niya sa taas. Sarap. Gayahin na po ninyo. At chat na. Mag-i-enjoy kayo. Pati mga bisita nyo. Okay. Super sarap! Please! Like! Share! And subscribe! At Ocampos Kitchen. Thanks for watching. We love you. Bye! Bye! Hi everyone! Welcome to Ocampos Kitchen! Nandito po kami at meron kaming na-meet na mga fans. Ito po sila from Tarlac City. I'm Mrs. Rebecca Mangune. And I'm Teresa Ocampo. Fan na ng Ocampo sisters na ito. Please, like, share, and subscribe.